Thank you. Praise God, praise God. Amen. Plano ba tayo? Ayan, marami na po tayo. Alam ko yung ating mga kapatid ay nandyan lang, parating na. Siguro medyo na traffic lang sa kanilang internet. Kapagpala po mga Sister MJ, Sister Irene Alfonso, good morning. Sister Abby, good morning sa inyong lahat. Sister Vivian, Sister Ruby. Morning, praise God, praise the Lord. Masaya po ba kayong araw na ito? Masaya po ba kayo? Nakikita ko naman sa mga ngiti nyo eh, no? Every day is a blessing sa ating pong lahat. Lalong-lalo na, nauumpisahan po natin ang ating pong bawat araw na meron pong pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ay talaga naman pong it's a great opportunity to enjoy the presence of God. Amen? Praise God. Kaya naman po sa umagang ito, tayo po ay magsisimula na. Alam ko na maya-maya lang ay darating na rin po ang ating mga ibang kapatid. Tayo po ay sama-sama magpuri sa Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng lyrics ng ating pong aawitin ngayong umaga. Ang sabi po doon sa awit, ang sukdulang biyaya ng Panginoon sa atin po ay patuloy na ipinaparanas sa ating pong lahat. Sige po, let's prepare ourselves. Let's meditate the goodness of the Lord this morning. Sama-sama po tayong umawit sa ating pong Diyos. Hallelujah. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Narito po siya sa ating kalagitnaan. Yes, Lord, it's a great day to worship you once again. Hallelujah. Thank you, Lord. Wagas mo kasama habang walang kakayanan masuklian ka na sa lahat na ang ginawa ay buti mo Panginoon yakap ko ibig ko nang di kaya
Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa Romans chapter 5, verses 6 hanggang 10, basahin ko lang po. Nang wala pa tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa sukdulang biyaya mo sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat sa iyo pong pagliligtas sa amin, Panginoon. Na noong kami pa po ay makasalanan, ikaw po ay namatay. Ipinakita niyo po ang iyong sukdulang pagmamahal sa amin po, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyo pong kaisa-isang buhay sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Maraming salamat po, Panginoon, ng dahil po dito, binigay niyo rin po sa amin ang buhay na walang hanggan. At maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi po naging huli sa buhay ng bawat isa ng mga taga-DMPAD na ikaw po ay nakilala po namin, Panginoon, at tinanggap sa aming pong buhay bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po, O God, sa umagang ito. Panibagong araw ng inyong pong pagmamahal, panibagong araw ng inyong habag, ng inyong grasya, ng inyong biyaya sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God, for the 333 days ng gawain po ng DMPAD. Maraming salamat po, Panginoon, sa nakaraang mga araw na ito na patuloy niyo kaming sinamahan. Alam po namin, Panginoon, na hindi po aabot sa ganitong araw ang gawain ito kung hindi ikaw ang sumama sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, for you enable this, ang gawain ito, Panginoon, na umabot sa ganitong araw. Marami pong salamat sa bawat araw na naranasan po namin ang iyong mayamang presensya. Maging sa araw na ito, Panginoon, sa amin pa lamang pong pag-aawitan, nararamdaman po namin ang sukdulang biyaya mo sa amin pong lahat. Maraming salamat, Panginoon. Pabayaan po ninyo, Lord, na malaya kayong makakilos sa araw na ito. Sa amin pong pag-aaral na inyo pong salita, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa buhay ng anak mo na gagamitin sa aming kalagitnaan. Sa buhay po ng aming kapatid kay Brother Mark de Guzman, Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang samahan habang siya po ay nagpapahayag ng inyo pong salita. Patuloy niyo po siyang pangunahan, Panginoon, at pawang mga salita mo lamang ang siyang mamutawi sa kanyang bibig. Patuloy niyo siyang itago sa inyong krus, Panginoon, upang ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa kanyang buhay, maging sa amin pong kalagitnaan. At sa bawat isa po sa amin, Lord, sa umagang ito, patuloy niyo pong kaming i-prepare, O God, ang aming pong mga buhay, ang aming puso, ang aming isipan, Lord. Buksan mo po ito, Panginoon, upang sa ganun, O God, ay marinig po namin ang inyo pong mga instruction sa amin sa umagang ito. Kung meron po kayong mga bagay na nais baguhin sa aming mga buhay, hayaan ninyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng teachable heart this morning. At maging bukas ang aming kaisipan, Panginoon, sa mga bagong aral at bagong katuruan na nais po ninyong ipahayag sa umagang ito. Habang ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang gawain ito, patuloy po nang dalangin po namin na ikaw lamang ang siyang manguna at pangalan mo lamang siyang maitaas sa aming pong buhay at sa aming pong kalagitnaan. Patuloy ka namin itinataas, Lord, sa umagang ito, tinatanghal, pinararangalan, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning. Andito na po ba ang ating speaker? Yan, praise God. Nakakatuwa naman po, sabi ko po sa inyo eh. Pag nagsisimula po tayo, mga ilan pa lang, pero maya-maya nandyan na tayo, nandyan ang ating mga kapatid. Yan, 25 na po tayo. Habang inaantay po natin ang ating pong speaker this morning, ay
Yan. Medyo malilit lang daw po ang ating pong kapatid, kaya magkakaroon po muna tayo ng ilang mga patotoo this morning. And of course, praise God, inaantay po natin ng isang araw pa na makasama natin ngayon sa ating pong gawain. Sister Ivy, andyan na po siya. Sister Ivy, bagamat medyo late ng aming pagbati, ay binabati ka namin ng isang maligayang happy kaarawan. Happy birthday! Maaari ka ba namin niya? Happy birthday, Ivy! Testimony po si Sister Ivy. Hi, Grant! How are you? Pakinggan po natin si Sister Ivy. Hello, maraming salamat po sa pagbati. gusto ko na rin po magpasalamat dahil isa po sa biyaya na natanggap ko for the last 12 months is yung pag-attend ng DMPAD. Kahit hindi man po ako madalas or 100% ang attendance, but sa gabi po, nagbabasa po ako ng Bible. So, yun po yung natutunan ko sa DMPAD, ang magbasa na Bible at gumawa po ng AHA. So, marami pong salamat sa lahat at hayaan niyo po patuloy pa rin po akong a-attend at kasama po kayo lagi sa mga prayers ko. Thank you po. Thank you. Amen. Praise God. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Ivy at ni Brother Grant dahil lagi din po siya nakakasama. Praise God. Sige po, sino pa po ang gustong magbigay ng pasasalamat sa Panginoon? Mag-testimony muna po tayo habang inaantay po natin ang ating speaker. Meron po ba? I'm sure meron po. Mag-unmute lang po kayo mga kapatid at tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Wala na ba? Sige, kung wala na, ako na lang muna habang yung iba ay nagpe-prepare pa, kumukuha pa po ng lakas. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya po sa aming pamilya. Alam niyo po, pagpasok po ng January, ay meron po akong isang client na gusto pong makita yung isang property. Pero dahil po level 3 po tayo ay hindi po allowed yung mag-viewing. So, during that time po, in-encourage ko siya. Sabi ko, kasi yung property na yun ay actually may offer na. So, kung hindi po kami makakahabol, talagang wala na po siyang chance na makuha po yung property. So, sabi ko sa kanya, kung talagang gusto niyo po yung property, pwede naman po tayo magsubmit ng offer kahit na hindi pa po ninyo nakikita yung unit. And if ever po na manalo tayo sa bidding, then saka na lang po natin i-schedule yung viewing. Allowed naman yon. So, napakabuti po ng Panginoon dahil may mga iba po kasi kapag kaganon, umaayaw na. Kasi nga, syempre, ikaw ba naman mag-offer ka ng property na hindi mo pa nakikita. So, but then the Lord is so good kasi alam niyo po itong client ko na to, nag-submit po siya ng offer kahit hindi pa po nakikita yung unit. So to cut the long story short, ay nanalo po kami sa bidding. And pagkanalo po namin sa bidding, ay syempre po required na po siyang mag-pay. At it so happened po na nung na-announce na yung panalo po, ay inalaw po ng bank na bigyan siya ng chance muna to see the property before po siya i-require mag-pay. And hindi po matagal yung pinag-antay namin dahil pagkapasok po ng January, alam naman po natin, level 2 na tayo. So, inalaw na mag-viewing. So, pagkakita po niya, siguro in just few days ay nagbayad na po yung client. So, alam niyo po yung napaka-amazing na work ng Panginoon na in the middle of the pandemic, hindi po siya nakapag-viewing. Pero ang Panginoon, kapag he opened a door, no one can shut to bless His people. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito po ay isang himala sa nature po ng work po namin, ay isang himala po na nag-push through yung sale. Bagamat meron pong mga kaunting
parang negative along the way, pero ang Panginoon po, dahil siya po ang nag-ayos ng lahat, ay naging maayos po. Amen? Kaya po ibinabalik ko sa Panginoon ang pasasalamat at papuri. Praise the Lord. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sino pa po ba? Meron pa po? Magtatawag ba ako? Yes, Sister Trini. Sister Trini. Sige po. Aplaso okay lang. Thank you kay Lord kasi effective today, wala na kaming mask dito. Dineclare wow ng government. Yeah, sana wala all na kaming mask. Thank you kay Lord. Yeah. Praise God. Nakakatuwa naman po, no? I believe in the Philippines, marami, malapit na rin pong mangyari po yan. Agree po ba kayo, mga kapatid? Ang hirap din po kasi ng laging nakamask, no? Alam niyo yung pagka parang hindi mo na susuffocate ka na pag lagi kang nakamask. Pero alam ko po na unti-unting ibabalik na po ang Panginoon sa normal ang lahat dito sa ating pong bansa. Nauna na sa US, susunod na po ang Pilipinas. Yan, praise the Lord. Sige po, huling-huli na po habang nagpiprepare po yung ating pong kapatid. Nakita ko po siyang nakapasok na po dito sa ating Zoom room. Last na lang po. Sige po, Sister Dita, go ahead po. Yes, good morning. Pinagpalang umaga po. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang Panginoon at binabalik ko sa Kanya ang mga biyayang pinakaloob niya sa araw-araw sa atin. Lalo na sa ating kaligtasan, kalusugan, at sa mga kahilingan na binibigyan na ni Lord sa atin ay hindi niya tayo binibigo. Ang isa ko lang niya, pinupuri sa Panginoon. Yung isa kong dalawa yung anak ko na hinto sa trabaho ngayon, awa ng Diyos nitong first week ng February, nagkaroon siya ng trabaho. Kumbaga nag-apply siya at nakapasa po siya, ngayon meron na siya pong trabaho sa loob ng 1.5 years na wala siya ng trabaho. Kaya pinupuri, pinasalamat ang Panginoon at dinilig niya ang aking mga panalangin ganyan sa aking anak na isa, nakabalik na rin sa trabaho. Kaya maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya yung mga yan ay dapat po talagang ipagpasalamat po sa Panginoon. Nakakatuwa naman po na yung dalawang anak ni Sister Lita ay nagkaroon na po ng trabaho. Bunga po ng ating pananampalataya, pananalangin sa Panginoon. Maganda po yung aha po natin ngayon. Related po sa inyo pong testimony ngayon, Sister Lita. Ayan. Praise God. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay darako na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. We are very much excited every morning na meron pong panibagong revelation ang Panginoon po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating pong kapatid na gagamitin sa ating kalagitnaan ay lagi na rin po natin siya nakakasama. Last week ay kasama din natin siya. At alam ko, ang Panginoon ay meron pong inihahandang napakalaking pagpapala sa ating kapatid na ito dahil nakita naman po natin yung kanyang dedication. Actually, dahil dyan ay na-promote po siya lately, no? Ayan, meron pong promotion na ibinigay sa kanya ang Panginoon. At alam ko po sa ating pong lahat dito sa DM Pad ay patuloy na gagamitin po ang ating pong kapatid upang makasama natin, makapagpahayag ng salita po ng Panginoon. Ayan, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, si Brother Mark de Guzman. Praise God. Praise God. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, nakakatuwa po ulit. Good morning, Brother Mark. Good morning. Good morning po. It's been a while sa bawat isa na tayo po ay nagkasama-sama po lahat ulit sa ating DM Pad. Good morning po. Ayan, buhay na buhay po ba ang ating araw? Praise God. Amen. Bawat araw na ating mga buhay, ang lagi nating kasama ay ating mga kapwa DM Pad at syempre ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Yeah, amen. Tayo po yung mukha at manalangin, panandalian lamang po bago po tayo magsimula sa ating katuruan ngayong umpisa. Hallelujah Jesus, hallelujah Father Lord. Indeed, O God, na ang kabutihan mo ay hindi dumalagpas, Panginoon Lord, sa buhay ng bawat isa. Ang iyong pagmamahal ay lagi naming nararanasan. Ang iyong paggilos, Panginoon Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay ay laging bago.
Kaya naman, O Diyos, ngayong umagang ito, ang tangi naming panalangin, O God, ay patuloy na yung maunawaan at maintindihan, O Diyos, nang maikintal namin sa aming puso at isipan ang iyong mga salita na uusbong, Panginoon Lord, sa mga panahon na kami ay nangangailangan, Panginoon Lord. Nangailangan ng iyong word, Panginoon Lord. Kaya naman, O Lord, give us, Panginoon Lord, a teachable heart, Panginoon Lord, ngayong umagang ito. Even Lord, sa iyong lingkod na gagamitin mo, tunay nga, O Lord, that you said in your word in Zechariah chapter 4, verse 6, it's not by might nor by power, but spirit says the Lord, Panginoon. Kaya naman, O Lord, ang lahat ng aking sasabihin, ang lahat ng aking ihayag ngayong umagang ito, tunay nga, na puro at galing lamang, Panginoon Lord, sa iyong salita at ikaw lamang pang maparangalan, Panginoon. Sa'yo tayo pinagkakatiwala ang mga natitirang oras sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, it's been a while po na makita ulit ang 32 participants or yung iba papasok pa lang sa ating Zoom na lagi po natin natatanaw from 300 na, no? 300 plus, natatanaw ang kabutihan ng Diyos not just only in our individual life but also sa DM pad. Amen po. Kaya naman po ngayong umagang ito, share screen lang po ako ah. Bago po ako magsimula, nais ko lamang po magsimula sa isang pag-aaral. Ayan, lagi naman tayo dapat, lagi tayo natututong mag-aaral. Amen po ba? Nagkaroon po ng observation or na analysis ang Department of Health, ang DOH ng Pilipinas, pagdating sa mga taong nakakaranas ng mga depression. Sino pong nakakaalam ng depression? Di ba, alam po natin yan? Yung extreme anxiety, yung kapaguran, yung sobrang pagod na nauuwi. Minsan, naranasan niyo na po ba yung feeling na kapag pagod na pagod po kayo, naluluha po kayo? Or kapag dumating kayo sa sitwasyon na may mga kailangan tayong bayaran, pagdadating na si Judith, minsan hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga pambayad, di ba? Pero still, God is good that He is our Jehovah Jireh, the Lord who provides. Ngayong umagang ito, nag-aral po ang Department of Health ng about depression. Sabi daw po nila, sabi sa pag-aaral, average age a first depressive episode occurs is in the mid-20s. Sabi daw po ng Department of Health, ang mga tao nakakaranas daw po, average age ng tao nakakaranas ng depression ay yung mga mid-20s daw po. But sa sitwasyon natin ngayon, sabi nga rin sa Bible, di ba, the days are evil. So hindi natin maiiwasan na lahat tayo ay hindi na exempted na makaranas ng mga sitwasyon at pagkakataon ng ating mga buhay. Amen po. Minsan iisipin natin na pag may mga kabataang nababalitaan tayong humahantong sa mga suicide, humahantong sa mga maling desisyon nila sa buhay, dahil hindi nila alam o hindi nila alam kung saan iaangkla ang kanilang buhay kapag sila ay dumarating sa gantong sitwasyon ng buhay nila. Nakakalungkot man isipin na is in the mid of 20s, nakakaranas ang mga karamihan, nakakaranas ang mga kabataan or hindi na nga po kabataan, di ba? Nakakaranas pa rin po. Dahil hindi nila alam kung saan sila kukuha ng totoong pag-asa. Amen po. And nag-aral naman ng Department, World Health Organization or yung WHO na tinatawag, sabi daw po, 8 in every 100,000 Filipinos commit suicide. Nakakalungkot po isipin na sa loob na 100,000, may 8 tao ang nagkukumit ng suicide para lang matakasan yung problema, para lang matakasan yung pagsubo, para lang matakasan yung mga negativity na nararanasan nila sa buhay na. But alam niyo po ba na sa loob ng 8, meron daw pong 6 na lalaki at 2 babae ang nasasakupan ng 8 out of 100,000 na nagkukumit ng suicide. Ano po yung gusto ipakita sa atin ng mga information na to or ng pag-aaral na ito? Nais lamang po ipakita nito na sa loob ng 100,000 na tao, 8 daw po yung nakakaranas ng extreme depression na nag-uwi sa suicide. Ibig sabihin daw po, kapag nakakaranas yung mga tao ng sobrang kapaguran, sobrang gulo ng isipan, hindi na nila minsan naiisip kung ano yung tamang gawin. Hindi na nila naiisip kung ano yung tamang solusyon dun sa problema nila. Bagkos, ang tanging paraan na naiisip nila at ang pinakamadaling desisyon na ginagawa nila is mag-commit ng suicide. Nakakalungkot man isipin, pero minsan pinipilit nating iwasan, pinipilit nating kausapin yung mga tao nagkakaroon ng problema para ma-enlighten sila somehow, gumaan yung pakiramdam nila. But, hindi
minsan may mga taong hindi tayo naabot, sobrang layo, or iba talaga, minsan nagtatago talaga na nang nararamdaman nila kasi naniniwala sila na problema ko to, kaya ko naman itong lutasin kasi sarili ko naman to eh. Pero alam niyo po yun, kapag dumadating po tayo sa sitwasyon ng buhay natin na we are pressed by the problems, circumstances, struggle, or tribulation, sabi nga sa tribulation, you will have that, parang tribulation ay nangyayari sa buhay mo, yung parang ha, nawala na ako ng kaibigan, di ba? Lalo na sa pandemic, minsan makikita natin may mga tao talaga yung from masayang pamilya hanggang sa nagpapalit ng profile picture na puro black na, di ba? Dahil sa pandemic na na-experience. At nakakalungkot man isipin, but sa mga gantong sitwasyon ng buhay natin, saan nga po ba tayo kumakapit? Saan nga po ba natin nalalaman yung totoong pag-asa kapag tayo dumadating sa sitwasyon ng buhay nila? Alam ko po na ako at tayo mismo, interested tayong malaman kung sino nga talaga yung pinag-uuna ng tunay na pag-asa. Kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok ng buhay natin, kapag nalulungkot tayo, kapag nasa apat na sulok tayo ng kwarto natin, alam natin kung sino yung kukuna natin ng tunay na pag-asa. But we don't want a hope that mere a placebo effect. Did you know the placebo effect po? Sabi daw po sa pag-aaral ng mga doctor or ginagamit daw to sa terminologies ng mga nurse, ang placebo effect daw po, ito daw po yung parang temporary treatment. Like for example, yung isang tao nakaranas ng depression or na anxiety, binibigyan po nila ito ng gamot ng pansamantala lamang para maitawid po yung nararanasan niya or para hindi masyadong mag-trigger yung depression niya. That's what we call placebo effect. Like something that is merely psychological and wala naman pong epekto yon sa totoong pagtanggal mo dun sa depression na nararanasan mo. It's just that na parang, sige, bibigyan kita ng gantong treatment para lang masabi natin makasurvive ka sa gantong ano mo, sitwasyon ng buhay mo. But we don't want that kind of placebo effect sa buhay natin. Ayaw natin ng pansamantalang pag-asa lang. Yung mundong to pwedeng ialok sa atin na may entertainment, may happiness, may reward sa mundong to. Pero it's just all a temporary. Diba? Hindi lahat ng mga bagay na nararanasan natin dito sa mundo ay pang-eternal. It's just like a placebo effect na, oh anak, may entertain ka. Minsan, dinidisip tayo ng kaaway, no, ito iaano ko sa'yo. Diba? Parang minsan, wow, ito na ba yung big blessing ng Lord? And yung big blessing na yun, nag-lead sa atin para malayo tayo lalo sa Lord. Para lang masabi natin na sa bawat araw ng buhay natin, nakaka-survive tayo. Para sa bawat araw ng buhay natin, nasasabi natin na may pag-asa, pagising natin, pagtulog natin. Alam natin kahit maraming pagsubok, okay lang, pansamantala lang, basta makasurvive lang tayo. We don't just like that na maranasan natin. But ang gusto i-alok ng Diyos sa atin, yung totoong pag-asa, na kahit sa araw-araw ng buhay mo, pagising mo, alam mo may pag-asa ka. Hindi yung sa isang araw lang, maitawid lang isang araw mo, okay na yun. Hindi yung ganung pag-asa ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa. But ang gusto ng Diyos, yung pag-asa na laging namumutawi sa ating puso na bawat pagising natin, bawat pagtulog natin, may kapayapaan tayo nagmumula sa Kanya. Amen po ba? When was the last time na pinag-usapan po natin yung mga gantong kataga? Plano natin sa buhay, inupuan natin kasama yung pamilya natin, o anong plano mo sa buhay? Kamusta yung pag-aaral mo? Ano ba yung business natin? Ano na ba yung mga nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin? When was the last time nakipag-usap tayo sa mga katrabaho natin na sis, bro, or ano, kamusta ka na? Ano nangyari na sa'yo? Ano yung mga plans mo? Ano yung mga na-achieve mo? Or when was the last time na, oh, ito yung retirement ko, ito yung mga gagawin ko pagkatapos ng retirement plan ko. Alam nyo, minsan, yun yung mga bagay na nakakalimutan natin sa sobrang pag-i-strive natin na hindi naman natin pwedeng sabihin na isang tabi natin yung pamilya natin dahil sa trabaho natin. But yung mga gantong a simple situation ng buhay natin, nakakalimutan natin pag-usapan dahil marami tayong kailangang unahin na kahit man pag-usapan natin pero mas pipili natin mag-usapan natin pag-usapan kasi may Judith ako eh, may kailangan akong habulin na bayarin, di ba? And yun yung nag-lead sa atin para magtrabaho ng maigi, pero yung kapaguran na mararanasan natin, doon tayo titirahin ng kaaway dahil pagod yung katawan natin eh. Amen. Kaya ngayong umagang ito, kapag hindi na po natin nararanasan o hindi na po natin nasasabi or naikikwento kung ano talaga yung pangarap na meron tayo, ibig sabihin daw po, nagiging hopeless na tayo. Ibig sabihin daw po, hindi na natin, kasi ang sabi doon, someone once said, hope gives us something to talk about, sing about, pray about, and rejoice over.
Kung hindi na po natin naikikwento, kung hindi na po natin nasasabi or naibubulalas ng ating mga labi yung mga bagay na gusto natin gawin or yung vision para sa buhay natin, ibig sabihin daw po nagiging hopeless na daw po tayo. Kasi ang pag-asa ang nagbibigay ang pag-asa meron tayo, dapat kinikwento natin to. Kinakanta natin to, pinagdadasal natin to, and pinagdidiwang natin to. But kung tayo mismo, let us assess ourselves po, no? Kapag hindi na po tayo nagkikipagkwentuhan ng mga pangarap natin sa buhay, kapag hindi na po natin pinag-uusapan kung ano yung gusto natin gawin sa buhay, ibig sabihin nagiging hopeless na daw po tayo. Kasi hindi na natin naikikwento, hindi na natin naisasabi, di ba? But sa mga sitwasyon ng ating mga buhay in the midst of hopelessness, saan nga po ba tayo makakasandal? Saan nga po ba tayo makakuha ng pag-asa? Samahan niyo po akong pag-aralan ang maikling title po ng Dependable Hope. Ayan. Sino po dito yung gustong malaman or matutunan kung saan tayo sasandal ng totoong pag-asa? Saan tayo kukuha ng lakas kapag tayo ay nakakaranas na ng pagsubok? Saan natin pwedeng sabihin na, Lord, in my week, Lord, ako'y magiging malakas kapag yung pag-asa at pangako mo ay aking sinasandalan. Amen. Samahan niyo po ako makibukas in Psalms 121. Nadaanin po natin ito nung last topic natin, yung doon sa you will be more fruitful. Ang Psalms 121 verse 1 to 8. Buong chapter po ng 121. Basahin ko lamang po ha. I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Verse 5, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor by the moon. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Amen. Totoo po na ang pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin katulad ng mga salmista. Habang dumadaan po sila, nagbigay background po ako ng last topic natin about this, Psalms 121. Sabi ng mga Bible scholars, ito daw pong Psalms 121, it's about yung mga salmista na pupunta sa annual festive na ginagawa sa Jerusalem. And bago po tayo alam niyo po yung kwento ng The Good Samaritan? Yung The Good Samaritan po is just the same scenario po na pinaglalakaran ng mga salmista papunta po sa Jerusalem. May pag-akyat ng bundok, may pagbaba, may taas, may baba. And sabi daw po ng mga Bible scholars, hindi natin malalaman kung ano yung nararamdaman ng mga salmista eh, di ba? Maybe sa pag-akyat nila ng bundok, sila ay natatakot kasi sobrang taas na nilalakaran natin, di ba? Maybe hindi natin alam kapag umakyat tayo ng bundok, may mga dangerous, di ba? May mga treacherous, may possibility, may mga magnanakaw or may mga animals na pwedeng kumagat sa atin, di ba? Yun yung sinasabi ng mga salmista eh, habang papunta sila ng Jerusalem na hindi natin alam kung ano yung nilalakaran natin, but lagi natin sasabihin, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand, di ba? Alam niyo po, makaka-relate po tayo sa sitwasyon ng Psalms 121. Sa paghahangad po natin or sa kagustuhan natin, mas maranasan lalo natin ang plano ng Lord. Minsan hindi tayo exempted na dumaan sa up and down ng buhay natin, eh, di ba? Pero alam niyo po, ang pinaka masarap lang po sa pakiramdam ay yung sa kabila ng paglakad natin sa madilim na sitwasyon ng buhay natin, lagi po nating aalalahanin na may Diyos na gumagabay sa atin. May Diyos na nagiging liwanag natin. The Lord will watch over you. Hindi natutulog ang Diyos para bantayan tayo para ma-achieve natin yung plano ng Lord sa buhay natin. Diba? Hindi katulad ng mga salmista, hindi sila nire-remind nila ang pangako ng Lord na hindi sila hahayaan eh. Hindi natutulog ang Lord sa paglakad nila papunta sa Jerusalem. Alam nilang kasama nila ang ating Panginoon. And makikita po natin na ang Psalms 120 to 134 ay lag, sabi daw po sa pag-aaral, ang Psalms 120 hanggang 134, it's about the recitation po ng pangako ng Lord sa mga taga-salmista. Inaawit po nila ito habang sila po ay pumupunta sa road papunta po sa Jerusalem. And katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang situation po ng mga salmista papunta sa Jerusalem ay katulad po ng sitwasyon doon sa The Good Samaritan. Yung situation ng
bundok na taas baba. And in our life po, makikita po natin na minsan kapag dumadaan po tayo sa pinakamataas na bahagi ng buhay natin at tayo po ay natatakot, baka mahunog tayo or baka yung desisyon na gagawin natin mag-end up to regret, minsan nire-remind po natin ng Lord, Lord, di ba pangako mo sa akin, hindi mo ko iiwan, di ba? Sa bawat sandali ay laging sasamahan, di ba? Banal na spirito, kami ay, di ba? Minsan ganun yung awit ng puso natin na sa sitwasyon ng buhay natin, Lord, I will remind your promises eh. Di ba? Ano pong pangako ng Lord sa buhay niyo? Ano po yung inilagay ng Diyos sa puso niyo? Pwede niyo pong sabihin sa Lord yan kapag dumadaan po tayo sa sitwasyon na tayo ay napepress na ng mga pagsubok. Pag naandun tayo sa situation ng buhay natin na wala tayong choice kundi umawit sa Panginoon, di ba? Lagi nating i-remind ang pangako ng Lord. Sabi doon, someone once said, when your mountain seems too big to climb, look up and remember who gives you the hope you need. Amen? Kapag lagi po natin tinitignan na, Lord, napakalaki ng problema, ba't lagi mo titignan, tumingin ka lang, mag-look up ka lang, tignan mo yung langit. Yung langit, kayang sakupin yung malaking bundok na yon. Di ba? It's just that na may Diyos ka sa puso mo, di ba? Greater is He that is in us, that greater is in the world, di ba? Mapagtagumpay ka, alam niyo, sabi ko, lagi ko sinasabi sa KKBs kapag nagtuturo ko. KKBs, kapag nakakaranas kayo ng pagsubok, lagi niyo isipin na mapagtagumpay na kayo. Dahil ang kaakibat ng salita ng anak ng Diyos ay mapagtagumpay, di ba? What sense sasabihin tayo ng anak ng Diyos kung tayo ay lugmok sa problema at nalulungkot tayo lagi? Amen? Kapag sinabing anak ka ng Diyos, lahat ng problemang mararanasan mo, lahat ng problemang daraan sa buhay mo, ay kaya mo pong mapagtagumpayan kasi you are illegitimate a child of God. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Napakabuti at napakasarap sa pakiramdam na malaman mong kaya mo mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok kasi alam mong anak ka ng Diyos. Yun po yung pinakalisensya natin eh. Di ba? Na hindi natin pwedeng ikubli, na hindi natin pwedeng itago na, yes, I am overcomer kasi ang tatay ko ay ang Diyos eh, di ba? Na gumawa ng langit at lupa. Sabi ko nga po dito na, oo nga, no, tunay nga na kapag malaki yung pagsubok mo, pwede ka palang maging katulad nung kanta ni Raisa Medisa na look up, shake, 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 di ba? Kasi sa buhay natin, minsan kapag marami naman tayong pagsubok, kailangan na natin tumingala at saka i-shake natin yung mga negativity sa buhay natin para gumaan po yung buhay natin. Amen po. Yan, tayo po ay mag-shake, shake, shake para mawala po yung mga negativity ng buhay natin. Praise God. Nakakatuwa po, nag-i-enjoy po tayo sa ating topic ngayong umagang ito. But, meron lamang po akong tatlong puntos na nais ibahagi sa inyo na kapag dumadaan po tayo sa hopelessness ng buhay natin, saan nga po ba tayo makakuha ng or makakasandal ng tunay na pag-asa? So, how can we have hope when everything looks hopeless? Amen? Gusto niyo po ba matutunan yan? Saan nga po ba tayo sasandal? Saan nga po ba tayo kukuha ng pag-asa kung tayo mismo ay hopeless na? In the midst of suffering, we can rejoice because these challenges cause us to, number one, rely on God's presence. Amen? Kapag nakakaranas po tayo ng pagsubok, dapat ito yung nagtutulak sa atin para mas lalong mag-realize sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Si David, nung nagkaroon siya ng kasalanan, kay Bathsheba, alam naman po natin lahat yan, hindi na po tayo familiar doon. Familiar na po tayo doon. And dumating sa sitwasyon na nagkaroon siya ng sin, pero hindi niya hinayaan na yung sin na yun is yung kumain sa kanya, eh, di ba? But mas lalo siya nag-rely sa presensya ng Panginoon, di ba? Sabi nga po doon, nagkaroon siya ng undignified worship. Hinubad niya yung pagkahari niya para ipakita sa mga tao nasa paligid niya na itong Diyos na pinaglilingkuran ko, ito yung Diyos dapat na marapat na ibigay ang pinaka 100% ng pagpupuri para sa kanya. Alam niyo po, kapag nakaranas po tayo ng pagsubok, kailangan po nating mag-rely sa presensya ng ating Panginoon. Why? Kasi kapag nasa presensya po tayo ng ating Panginoon, doon po natin mararanasan yung kapayapaan, yung kapahingahan, di ba? Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan, di ba? May kagalakan, sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan. Tanging pagsama mo, ang inaasam, di ba? Tanging sa piling mo, may kagalakan, di ba? Kailangan natin mag-rely sa presensya ng Diyos kapag alam mo yung bagay na binubulong ng kaaway sa iyo sa mundong to, dapat hindi yung nagbibigay ng contribution para
sumabog ka. Diba? Bagkos kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok na ganito, lagi tayong mangusap sa Lord, lagi tayong magdasal sa Lord na, Lord, marami akong pagsubok na nararanasan, pero alam ko, Lord, na kapag nag-relay ako sa presensya mo, lahat ng pagsubok na to, kaya kong ma-overcome. Amen? Pero hindi ko naman sinasabi, when we say rejoicing in suffering, does that mean mag-celebrate tayo kapag may mga pagsubok? May pagsubok, tara, mag-celebrate tayo. Given naman po na minsan, pagtuunan natin ng solusyon, aralin natin, di ba? Kaya mo may scientific method, gathering information, kung ano yung mga bagay na pwede nating masolba doon sa problema natin. But yung sinasabi ko dito na rejoice in suffering, kapag nakaranas po tayo ng pagsubok, mag-rejoice po tayo sa sarili natin dahil alam po natin na yung pagsubok na yon magdudulot po ng for the betterment ng pagiging Kristiyano po natin lahat. Amen? Kaya kapag the more naka-experience tayo ng pagsubok, sabihin natin na, Lord, gagamitin ko itong pagsubok na to para maging stepping stone, para maging better Christian ako. Gagamitin ko itong pagsubok na to para maging better ako ng pag-serve sa iyo. Diba? Alam niyo po, napakahirap sa isang Kristiyano na maging stagnant. Magkaroon, dumating sa sitwasyon ng buhay niya, yung complacency. Yung sanay na siya na okay na ito na lang ako. Pero alam niyo po, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, He deserves something more. Diba? Kung binibigyan tayo ng Diyos sa mga pagpapala na higit pa sa nararanasan natin, kaya nating ibigay sa Diyos ng higit pa yung sarili natin para mag-strive na magbigay ng puri sa Kanya. Amen po? And kapag nakakaranas po tayo ng pagsubok, may tinatawag po na redemptive work. Sabi niyo nga po, redemptive work. Ang redemptive work po means God does not waste your hurt or disappointment. Totoo naman po, hindi inaaksaya ng Diyos yung disappointment mo, yung pagsubok na nararanasan mo. It's just that kinokollect ng Lord yon para kapag nagiging stair yan eh, papunta doon sa success ng buhay natin eh, di ba? Isipin po natin yung pinakamahirap na problema na ginawa po na experience po natin. And now, kaya na po natin siyang ma-overcome, di ba po? Kasi yung mga pagsubok na yon ay bahagi lamang ng buhay natin para ihanda tayo ng Diyos sa mas malaking plano niya sa buhay ng bawat isa. Amen po? Sabi po sa isang kanta ng Sea of Victory, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Diba? You take what the enemies meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemies meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Diba? Minsan yung pagsubok na naranasan natin, sabi, baka hanggang dito na lang talaga yung pagsubok na to. Minsan dumadating tayo sa sitwasyon na nagda-doubt na tayo na, Lord, may solusyon pa ba? May sagot pa ba? Pero ang sabi ng Lord, oh, minsan ginagawa ng kaawa yung para sa evil, pero yung evil na naranasan mo, ginagawa ng Diyos para sa good. Amen? Kaya yung pagsubok na naranasan natin, hindi natin pwedeng sabihin na hanggang dito ka na lang. Hindi natin pwedeng tuldukan yung buhay natin para lang sa pagsubok na yon. Bagkos yung pagsubok na yon ay something kama lang. Magpapahinga lang, pero magpapatuloy pa rin. Hindi period, kundi kama ng buhay natin para mag-rest tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. When we go through sufferings, lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Lagi natin sabihin na, Lord, I know na may plano ka. Alam ko na ang lahat ng nararanasan ko ay bahagi lamang para for the betterment of myself. Para lamang maging mag-excel ako sa paglilingkod sa iyo. Alam niyo po, sa David, nung nakaranas siya ng pagsubok, hindi niya naman sinabi na, Lord, nasaan ka ba? Bakit hindi ko nararanasan yung pagsama mo? But sinabi ni David, in Psalms 123, ano sabi po doon? Even though I walk to the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, kapag wala na po tayong nakikitang liwanag, ang pwedeng sandalan lamang po natin ng pag-asa ay ang ating Panginoon. Yes, maybe ang lahat ng kapaligid natin madilim na, pero ang magpapakita ang Diyos na liwanag na nagmumula sa iyong puso na ang pag-asang ibinigay niya sa atin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen po? Kaya po yung pag-asang inilagay ng Diyos sa puso natin, yung pangako ng Diyos na ilagay po sa puso natin, yan po yung gagamitin natin in the darkest valley ng buhay natin. I don't know kung ano yung bawat valley ng buhay natin. Yung iba, nawala ng mga minamahal. Yung iba, nawala ng mga kaibigan. Yung iba, may financial problem. Yung iba, nag-deal with the suffering ng mental health nila. We don't know kung ano yung mga darkest valley ng buhay ng bawat isa. But one thing, we are sure sa isang bagay,
na sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin, ang Diyos ay lagi nagtatagumpay sa anumang pagsubok at kalagayan ng ating mga buhay. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Praise God! Una po, in the midst of hopelessness, kailangan po natin sumandal, mag-rely sa ating sa presensya ng ating Panginoon. Pangalawa po, rely on God's provision. Amen? Sino po dito yung nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagkukulang? Amen? Sino po ang nagsasabi na ang Diyos ay sapat na at higit pa? Amen. Praise the Lord. Sabi in 2 Corinthians chapter 12, verse 7, sabi po dito, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. You know, in 2 Corinthians chapter 12, verse 7, ito po yung sitwasyon ni Apostol Pablo na ina-explain niya na binigyan siya ng Diyos ng thorn in the flesh para po maranasan ni Apostol Pablo or hindi mag-lead kay Apostol Pablo na maging mayabang. You know, kung tayo mismo bilang anak ng Diyos, nakaranas ng glory ng Lord, ng pagpapala ng Lord, kailangan natin dumaan doon sa sinasabi ni Apostol Pablo na thorn in the flesh eh. Hindi tayo dapat exempted na makaranas ng pagsubok. Bawat bahagi ng buhay natin, kailangan natin ma-experience to. Kasi isipin niyo po, kung ang buhay natin ay laging blessing lang, walang pagsubok, parang walang thrill. Amen? Hindi tayo na-exercise para maging better person kung walang pagsubok. Kaya si Apostol Pablo, naranasan niya yung glory ng Lord, hindi inayaan ng Lord na hanggang doon na lang eh. Di ba? Makikita natin kung paano pinersecute din si Apostol Pablo, sinipwreck, binato, at binanta ang patayin. Sa buhay natin, kapag ibinagay ng Diyos yung ganung sitwasyon, lagi po natin i-grab yung opportunity na merong mas malaking pangako ang Lord kapag tayo nasa ganung kalagayan ng buhay natin. Sa gantong sitwasyon ng buhay natin na may mga pagsubok, dito po natin nasasabihin na ang grace ng Lord ay sufficient eh. Sa kabila ng pagkukulang, hindi perpekto, bakit po tayo nakakatayo lahat? Me, myself, and I, sasabihin ko po sa inyo na I'm not perfect. Nagiging perpekto tayo sa harapan ng Lord kasi ang Diyos, yung habag ng Diyos ay sufficient sa buhay natin. Kaya natin nasasabi na lahat tayo naririto dahil sa habag at biyaya ng Lord. Walang pwedeng mas makapagsabi na tayo naririto dahil sa sarili nating lakas. Di ba? Sabi ko kanina in Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power but spirit says the Lord. Kaya tayo naririto. Kaya si Apostol Pablo ay patuloy na naghahayag ng salita ng Lord because of the Spirit of God. Hindi natin pwede magawa ito ng sarili lamang po nating lahat. Amen po? Rely on God's provision. Kapag alam po natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay, wala po tayong pwedeng ikatakot. Wala po tayong pwedeng iagam-agam sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos sa lumalang ng langit at lupa, hindi kaya i-provide yung pangangailangan na meron ka ngayon. Ano po yung pangangailangan na meron na hinihingi nyo ngayon sa Lord? Kagalingan, financial, mental, social, lahat po yan kayang ibigay ng Lord. Kasi ang langit at lupa nilikha ng Lord eh. What more pa kaya yung katiting na hinihingi mo sa Lord? But ang pinakasinusukat ng Lord sa matinding panalangin ng buhay natin ay yung ready na ba tayong tanggapin yung pangako na yun. Amen po ba? Pwede tayo mag-rely sa salita ng Lord. Pwede tayo mag-obey sa mga salita ng Lord. Dapat tayo mismo sa sarili natin, we are already para tanggapin yung blessing na nagmumula sa Lord. Hindi naman madamot ang Lord eh. Hindi naman bingi ang Lord para marinig yung mga sabi dun, di ba, yung Isaiah. Hindi maliit ang kamay ng Lord para abutin yung mga panalangin natin. Hindi bingi ang Lord para marinig yung mga panalangin natin. Ano daw po yung nagiging dahilan? Yung mga kasalanan daw po natin. So dapat bago tayo lumapit sa Lord, bago tayo manghingi sa Lord, pure dapat yung motive natin. Genuine yung motive natin. Amen po ba? Kaya dapat ihanda po natin yung sarili natin sapagkat sa gitna ng sitwasyon ng pangangailangan natin, ang tanging provision ng Lord ang ating masasandalan. Amen po? Sige po, jump po tayo sa ating pangatlo. Rely on God's power. Sabi niyo nga po, power. Power, yes. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, therefore, I will boast all the more gladly of my weakness so that the power of Christ may rest upon me. So ibig sabihin daw po ang sabi po ni Apostol Pablo na sa gitna ng kakulangan niya, sa gitna ng hindi pagiging perpekto niya, nakikita yung kahinaan niya sapagkat sa kahinaan niya, yun yung pwede ipagyabang niya eh. Amen? Hindi pwede, alam niyo po, ang medyo ironic nga lang po na makita, yung mga tao, takot sila ipakita yung kahinaan nila kasi baka yun yung gamiting
weapon para pag inasar sila kasi may weakness sila, di ba? Pero alam niyo po, bilang isang Kristiyano, ang pinaka-importante po natin pwedeng ipakita sa ating lahat is yung kahinaan natin. Why? Kasi sa kahinaan natin, kaya nating tumayo kasi ang Diyos yung nagpapalakas sa atin eh. Di ba? In our weakness, ang Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas para harapin natin yung mga pagsubok na nararanasan natin. When Moses said, Lord, hindi ako karapat-dapat kasi utal-utal ako eh. Lord, hindi ako karapat-dapat kasi ganito lang ako, ito lang ako, di ba? Minsan, dinedegrade natin yung sarili natin sa harapan ng Lord kasi alam natin yung kahinaan natin eh, di ba? Pero alam niyo yung sinabi ng apostol ni Moses na sumunod siya sa utos ng Lord. Ganun tayo dapat eh. Kapag may kahinaan po tayo at may inutos ang Lord sa atin, huwag po tayong matakot kasi ang backup natin ay ang ating Panginoon. In our weakness, makita ng mga tao nasa paligid natin na may kahinaan tayo, yes. Kasi gusto natin ipakita na sa kabila ng kahinaan natin, ang Lord ang nagiging kalakasan natin. Amen? Rely on God's power. What is your weakness? Sabi ko nga sa mga kabataan, ano yung kahinaan nyo kay Gibis? Bagsak na grado? Or yung medical, sabi nga po sa iba, or yung medical diagnosis na hindi natin matanggap? Na yun nagdidikta sa atin na hanggang dito na lang yung buhay mo. Hanggang dito na lang. Nakakalungkot man isipin na masyado natin inilalagay na lang sa ganung salita yung buhay na meron tayo. Binabase natin yung definition ng pagkatao natin sa mga sasabihin ng ibang tao. Dinedefine natin yung sarili natin base sa mga kahinaan na meron tayo. But alam niyo po, ang Lord, hindi tayo tatawagin ng Lord sa kasalanan na meron tayo. Just always remind this. Kapag tinatawag tayo sa kasalanan natin, ibig sabihin tinatawag po tayo ng kaaway. Kapag tinatawag tayo ng Diyos sa pangalan natin, ibig sabihin ang Lord ang tumatawag sa atin. Sapagkat ang pagsunod sa Lord, there is no condemnation. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang pinagdaanan mo, ano man yung pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, kapag nasa Diyos ka, wala na po yan. Nilinis ka na po ng Lord eh. Diba? Kaya nga po nagkaroon ng pagpapako sa krus para yung curses, yung sumpa ay magkaroon ng divine changes para magkaroon tayo ng blessing sa buhay ng bawat isa. Sabi po doon, the greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. Amen. Amen. Diba? Kapag the more na lumalapit yung kaaway sa atin, ibig sabihin, mas malaki daw si Lord sa puso natin. Kasi gustong buwagin, gustong wasakin ng kaaway yung place ng Lord sa puso natin eh, diba? The greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. Sabi ko sa KKBs, KKBs, kapag alam mong binabasag ka ng mundo, ibig sabihin, binubuo ka ng Lord. Kasi hindi ka naman pwedeng basagin ng isang tao o hindi ka naman pwedeng basagin ng mundo kung wasak ka na. Amen? Kaya kapag winawasak tayo ng pagsubok, kapag winawasak tayo ng mga salita, ng mga naririnig natin, ibig sabihin, binubuo tayo ng Diyos kaya gusto tayong sirain. Diba? Ang sabi ng John 10:10 letter B, letter A and B, diba? Ang gusto ng kaaway ay nakawin tayo, i-destroy tayo, wasakin tayo, at para yung buhay natin ay wala ng pakinabang. Ganun ang gusto ng kaaway, di ba? Pero lagi natin tatandaan na kapag the more na yung pagsubok ay meron tayo, ibig sabihin, ganun din yung Diyos na meron tayo sa ating buhay. Amen po? Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? May natutugunan po ba tayo? In my conclusion, yes. If you can, all things are possible for one who believes. Amen? Ang tanging dahilan, ang tanging pag-asa ay ang magtiwala lamang sa ating Panginoon. Alam niyo po, walang ibang pwedeng pagkunan tayo ng kalakasan na meron tayo. Ilagay natin yung sarili natin, yung security doon sa mga wealth na meron tayo, hindi po yan maglalaste. Eh. Sumandal tayo sa mga kaibigan natin kapag tayo nakakaranas sa pagsubok, okay. But ang pinaka-okay is yung mas maganda makipag-deal tayo sa Lord. Kasi yung mga kaibigan natin, pwedeng busy sila sa trabaho nila, sa pamilya nila, may kanya-kanya tayong buhay. But if you believe, kaya po natin gawin. Amen po. Sino pong naniniwala na kaya nang gawin ang lahat ng bagay? Praise God. Ito lang po yung tangi kong ang tawag doon, napakiusap. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga bulong sa buhay natin, deceiving, deception, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay nasa puso natin. Ano man yung pagsubok na mararanasan natin, huwag po tayo magpapadala sa mga bagay na yun. Yun ay salita lamang.
But kapag mas namutawi ang pangako ng Lord, kapag namutawi yung mga pag-asang ibinigay ng Lord, kaya po natin mapagtagumpayan yung mga deception, yung circumstances, yung struggle natin sa buhay. We are all overcomers eh, di empad. Mga tita, mga tito, we are all overcomers po. Kasi po, bahagi na po ng buhay natin yung maging mapagtagumpay kasi alam natin na ang Lord ay nasa ating puso. Kaya naman po sa sitwasyon at bahagi ng buhay natin, kapag tayo po dumating ulit sa gantong pagkakataon, lagi po natin sisibihin, yes Lord, I am an overcomer. Kaya ko mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na to. Amen po. Sige po, let's bow our head and close our eyes. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang ibang pwedeng pagpunan tayo ng totoo or masandala na tunay na pag-asa kundi ang ating Panginoon. Dahil Jesus is the source of hope. And Jesus is hope. Amen po. Let's bow our head and close our eyes. Lord, higit pa ang pagpapasalamat namin sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa amin. Ang mag-alok ng pagmamahal, ang mag-alok ng pag-asa, ang mag-alok ng mga bagay na hindi namin deserve pero ibinibigay mo. Lagi mo ilagay at ikintal sa aming mga puso ang labis na pagmamahal mo sa amin, ang labis sa pag-asang nagmumula sa iyo. Kaya naman Lord, tunay nga o Lord nawa ay mai-apply namin ito sa aming mga buhay. And even Lord sa aming, sa aking mga ka-DM pad na narito sa aming Zoom gathering, nawa Lord, impart mo sa kanilang mga puso na lahat po kami ay mapagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Lord, we entrust to you everything sa inyong pinagkakatiwala at nawa o Lord ay mai-apply namin ito sa aming mga buhay na ikaw lang po ang masasandala namin sa oras ng mga at bahagi ng aming mga buhay. Sa inyong pinagkakatiwala, matirang oras sa pangalan ni Jesus. Praise God. Amen and amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakatuwa naman po ang ating pong napag-aralan ngayong araw na ito. Nakita niyo po ba? Madali lang pong tandaan dahil tatlong P ang ibinahagi sa atin ngayon ni Brother Mark. Tandaan po natin, rely on God's presence, rely on God's provision, and rely on God's power. Yan. Tatlong P. Hindi po, wag po natin kalimutan. Salamat po, Brother Mark, sa iyong buhay. Salamat po sa inspiration sa iyong edad ngayon ay in-encourage mo ang mga katulad po naming ayan, hindi ko na sasabihin. Praise God. Sabi, tawag niya sa atin, no? Tito, tita, mga kapatid. Yan. It is an encouragement for us na makasama ka namin, Brother Mark. Ayan, praise the Lord. Sige po, sa oras po ito, mga kapatid, paalala ko lamang po na huwag po natin kalimutan ang ating pong mga devotion for today. Ang ating pong aha ay naandun po sa Matthew chapter 21 verse 22. Yan. Yan po ang ating pong gagawan po ng aha this morning. Praise God. At mamayang hapon po ay nasa Psalms. Chapter, anong chapter po tayo sa Psalms? 11. At mamayang gabi naman ay nasa Genesis chapter 42 po tayo. Yung Genesis po, kung nasundan po ninyo, ay napakaganda na po. Nandun na po sa story po ng Joseph the Dreamer. Ang sarap na pong basahin po yan ng sunod-sunod. Baka po matapos nyo na po yan ng isang upuan na lang. Dahil gusto nyo na pong malaman yung susunod pong mga kwento. Ayan, praise the Lord. Darako na po tayo sa ating pong panghuling panalangin. Meron pong prayer request ang ating pong mga kapatid. Alam niyo po, sabi ho dun sa aha po natin kahapon or nung isang araw po ba yun? Wait lang po ah. Yung sinabi ho sa ating pong binasa nung kahapon na whatever we bind on earth will be bind in heaven and whatever we lose on earth will be lose in heaven. Sa Matthew 18 po pala yun. So, kailangan sa ating pong pananalangin sa umagang ito mga kapatid dahil meron po tayong mga prayer requests. Pwede ko ho bang mahilingan ang bawat isa na tayo po ay makipag-agree sa panalangin ko. Alam niyo po, DMPAD stands for Daily Morning Prayer and Devotion. Napakahalaga po na sa ating pong panalangin ay huwag po nating i-ignore. Mag-amen po tayo para po mas matibay yung ating pong pananalangin po sa Panginoon. Ito po, nakalagay sa Matthew 18 verse 19, basahin ko lamang po. Again, I tell you that
if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them. Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede po kayong mag-unmute, mga kapatid, para po makapag-agree po tayo sa panalangin sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin minsan pa, Panginoon. Pinapasalamatan ang inyo pong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay minsan pang pinalakas mo sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, na sa gitna ng lahat ng sitwasyon po ng aming po mga buhay, we can rely on you, O God, because of your presence. We can rely on your provision and we can rely on your power. At kami po ay nananampalataya, Panginoon, na handa po kayong abutin po kami, Panginoon, sa sitwasyon po ng aming po mga buhay. Maraming salamat po sa mga salitang ito na amin pong napakinggan. At hayaan niyo, Panginoon, na sa buhay po ng aming kapatid na ginamit niyo sa aming pong kalagitnaan. Kung paano, Panginoon, na kami po ay na-encourage sa umagang ito sa mga salitang na ipinahayag niyo sa pamamagitan ng kanyang buhay, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang aming kapatid na si Brother Mark, Panginoon. Alam niyo po ang mga desires ng kanyang puso. Alam niyo po, Panginoon, ang kanyang mga deepest prayer, O God. Alam niyo po, Panginoon, kung ano po ang kanyang sitwasyon sa bawat araw, Panginoon. Kaya naman, Lord, we pray na patuloy niyo pong samahan at pagpalain ang aming pong kapatid. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, O God. Patuloy niyo pong isilang ilayo sa anumang gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Patuloy niyong ilayo sa anumang mga sakit karamdaman, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga bagay, O God, na tinatangka pa lang ng kaaway na ilagay sa kanyang buhay, Panginoon, ito po, O God, ay hindi po namin pinapahintulutan sa kanyang buhay, Panginoon. And we cover him, Lord, with your most precious blood. At ang mangyari lamang po sa kanyang buhay, ang tanging kalooban mo, Panginoon. Magamit niyo pa po siya, Panginoon, sa inyo pong mas malawak na gawain. Alam ko po, Panginoon, na meron po kayong inihahanda, Panginoon, sa kanyang buhay. At patuloy po, Panginoon, na gamitin niyo po siyang pagpapala sa ministeryo na ipinagkatiwala niyo po sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang samahan, O God. At patuloy po pa po bigyan ng mga more wisdom, Panginoon, more knowledge and more understanding of your word, Panginoon, at boldness, O God, na ipahayag ang inyo pong salita. Marami pong salamat, O God. Marami pong salamat. Maging sa buhay po, Lord, ng bawat isa na narito sa gawain po ng DMPAD. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi po kinakalimutan ng inyo pong mga anak na dumako, Panginoon, sa gawain ito. Naunahin ka, Panginoon, sa bawat araw ng aming pong mga buhay. Panginoon, anuman po ang mga prayer request ng aking pong mga kapatid, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po itong katagpuin, O God. Patuloy niyo pong ilagay sa kanilang puso ang pananampalataya sa inyo, Lord, na wala pong imposible, Panginoon, sa mga panalangin ito. Maging sa bawat isa, Panginoon, na nag-send ng kanilang mga prayer requests, O God, sama-sama po namin idinudulog, Panginoon, sa umagang ito. Sa panalangin po ni Sister Ruby Lacuna, Panginoon, sa kanyang daughter-in-law, kay Joanne Lagman Lacuna, Panginoon, na maging negative, O God, ang kanyang antigen upang bumalik na po siya sa kanyang trabaho bilang flight attendant. Panginoon, kalooban mo, Panginoon, ang pagpaang trabahong ito para sa amin pong kapatid. Kaya kami po, Panginoon, ay nananampalataya na magiging negative, O God, ang kanyang antigen, Panginoon. Amen. At magiging successful po ito, Lord. Hallelujah. Amen. Hindi lamang po, O God, na negative, O God, ang result na ito, Panginoon. Bagkus, Lord, you will allow this moment, Panginoon, upang magkaroon po siya ng maayos na trabaho, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, O God, at tuloy-tuloy na maging maayos ang kanyang trabaho. Pagpapala ito, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, O God, in Jesus' name. Maging, Panginoon, sa prayer request, Lord, ni Sister Jessica, Panginoon, para po sa kanyang tita, Panginoon, Lord, kay Tita Susana Andaya, Panginoon, na hindi na po siya mag-undergo ng angiogram, Panginoon. Lord, we pray, O God. Patuloy po, Panginoon, na magkaroon po siya ng recovery, Panginoon, and healing, O God. Hallelujah. And we pray, Lord, and we speak your healing to be upon Sister Susana Andaya, O God, in Jesus' name. Hindi man po namin siya kilala, Panginoon.
But we believe, O God, you are not limited by any distance and you are our powerful God. At kaya mo pong abutin ang aming kapatid na ito, Panginoon. At kaya niyo pong idantay ang iyong mapaghimalang kamay upang maranasan po niya, Panginoon, ang kumpletong kagalingan na nagmumula po sa inyo. And we claim it right now, Lord, ang kagalingan, Panginoon, and total healing, Panginoon, ay kanya pong naranasan, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. We also pray, Panginoon, sa prayer request ni Sister Irene Alfonso, O God, na gumaling na po siya, Panginoon, sa ubo, sa sipon. Lord, ang mga Amen. Sakit na ito ay pawang mga pangalan lamang, Panginoon, at inuutusan po namin by your power. Amen. Dahil binigyan niyo po kami ng pangyarihan, Panginoon, O God, na utusan ng mga sakit karamdaman ito, Panginoon, to bow down in your name, O God, and we cancel it, Lord, in her body, in the mighty name of Jesus. And we just speak your complete healing to be upon Sister Irene Alfonso, O God, in the mighty name of Jesus. Tunawin niyo po, Panginoon, ang mga ubo, ang mga sipon na ito, Panginoon, at maranasan po niya, Panginoon, ang kumpletong kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O God, sa kasagutan po ng aming mga panalangin ito at sa bawat isang kapatid po, Panginoon, na nakiagree sa mga panalangin ito, Panginoon. Ako po ay nakikiisa rin sa kanilang mga panalangin, O God, sa kanilang mga puso na hindi man po namin maisa-isang idalangin sa umagang ito, Panginoon. You know everything because you are our all-powerful God. And you know, O God, kung ano po ang kalagayan ng inyo pong mga anak. Maraming salamat po, tinatanggap po namin ang kasagutan ng mga panalangin ito, Panginoon. Hallelujah. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Lord, ang araw na ito sa inyong mga kamay. Pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord, na magawa po namin ang mga bagay na nais niyo pong ipagawa sa amin sa umaga ito, upang magampanan po namin ang mga bagay na ipinagkatiwala niyo po at nais niyo pong gampanan po namin sa buhay na ito, Father God. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, Panginoon, as apply the blood of Jesus to be upon each and every one of us. Maging ang lahat po ng miyembro ng aming pamilya, Panginoon, walang anumang makapenetrate na gawa ng kaaway sa aming mga buhay, anumang mga sakit karamdaman, mga disgrasya sa kuna, Panginoon, hindi po ito mangyayari, Lord, sa aming mga buhay, O God, in the mighty name of Jesus. And we just release, Lord, your power to be upon each and every one of us. We just release, Lord, your provision. We just release your power, your provision, and your presence, O God, to be upon each and every one of us, O God. Panginoon, maraming salamat. Pabayaan po ninyo, Lord, na dalhin niyo po kaming muli bukas sa gawain ito, Panginoon, para sa panibagong pagpapala ng inyong mga salita, Panginoon, sa aming pong mga buhay. We just ask to you everything, Lord. Hallelujah. At patuloy po, Panginoon, na sa umagang ito, na pabayaan ninyo na ideklara po namin muli, Panginoon, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-iingat, Panginoon, ng Panginoong Jesus, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay patuloy po naming maranasan ngayon, bukas, hanggang sa inyo pong muling pagbabalik ang aming araw-araw na deklarasyon dito sa DM Pad, Panginoon. Madatnan mo po ang buhay ng bawat isa na tapat na naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Walang sino mang maiiwan na mga taga DM Pad, Panginoon, sa inyo pong muling pagbabalik. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Thank you po. Praise the Lord. God bless you po. God bless everyone. God bless you. Amen. Thank you.